Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Malahiganteng pusang may bigat na higit 8 kilograms, kinagiliwan ng mga netizens. 3-year-old Aspen na sinermonan ng fur mom, kinaaliwan online. Kamera na siglo na ang tanda, tampok sa isang vintage photoshoot sa Baguio City. Pakistani Swiftie, nakasungkit ng world record matapos pangalanan ang 34 na kanta ni Taylor Swift sa loob ng isang minuto. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Ouyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending story, The Giant Cat. Para sa mga cat lover dyan, siguradong matutuwa kayo sa ibibida naming fur baby sa inyo. Pero teka, ang fur baby na tinutukoy namin, hindi pangkaraniwan ang laki at bigat dahil isa itong British short hair cat na may timbang lang naman na higit 8 kilo. Ang cute na cute na si Little Perfect na not so little ang itsura silipin sa trending report ni Pamela Adriano. Nakakagigil at sobrang cute, yan ang mga komento ng netizens sa mga larawang ito ng isang higanting pusa na may bigat na 18.2 pounds o nasa 8.2 kilos. Meet Little Perfect, ang 3-year-old British short hair na alaga ng preservation breeder mula Hangzhou, China na si Chris Villote. Ayon kay Chris, ang breed na ito ay karaniwang nasa medium hanggang large ang laki o growth size. Kaya kung inyo raw makikita ay talagang mabola at matataba ang mga pisngi nito. Dagdag pa niya, wala raw siyang espesyal na cat food na pinapakain sa kanyang alaga. Talaga raw lumalaki ng ganito ang British short hair cats, lalo na kapag sila ay nasa adult stage na. Ayon pa kay Chris, friendly raw ang ganitong cat breed, malambing at independent. At dahil may mga netizen na nagsasabing edited daw ang mga larawang ito, nag-post na ng video ang naturang breeder para ipakita sa mga tao ang laki ni Little Perfect. Sa ating next trending story, tubig is life. Ganyan na lang ang nasabi ng fur mom na ito mula Bulacan matapos nitong tila sermonan ang 3-year-old na alagang Aspen. Ang aso kasi na kinilalang si Panda. Matapos maglaro sa kanal, aba, tila naglalambing at gusto ng maligo. Ang nakakatuwang pangyayari at ang reaksyon ng mga netizen, panoorin sa trending report ni Millie Borja. Kung karamihan sa mga fur parent ay pahirapan ang pagpapaligo sa kanilang mga alaga, ibahin mo ang 3-year-old Aspen na ito. Siya ay kinilala bilang si Panda, ang fur babying labis na kinalawan ngayon online. Matapos maglambing sa kanyang fur mom na si Amy at tila nagvo-volunteer pa na paliguan ito. Hindi ka pwedeng maligo. Hapon na! No! Hapon na ha, Panda! Winadon, akita doon sa kubo. Hindi ka pwedeng maligo, hapon na. Kakita ka na naman ng tubig sa balde. Hindi nga! Winadon, uwi sa kubo? Hindi. Hindi ka kasya dyan. Sa video, makikita kung paano tila sermon na ni Amy si Panda dahil sa maputik nitong paa matapos tumalon sa kanal. Kwento ng firma mula Bulacan, nagluluto raw ito sa loob ng bahay nang marinig na mayroong kumusyon ng mga aso sa labas.
At nang sabihin ng trabahador sa kanilang lugar na siya ay lumabas para tingnan ng gulo, doon niya napagtanto na may ginawa na namang kasutilan si Panda. Kwento sa kanya ng trabahador, mayroon daw kasing hinahabol na daga si Panda, kaya ito tumalon sa kanal. Dahil sa pangyayaring ito, ganun na lamang ang tuwa ng ilang netizens. Ang dalawang ito, hindi napigilang ikumpara ang alagang asong pahirapan sa pagliligo. Ang ilan pa nga, tila inasarpa si Panda at sinabing imbis na aso ay maliit na baka ang inaalagaan ni Amy. Ang TikTok video ni Panda umabot na sa halos 400,000 hearts at 3.6 million views. Sa ating next trending topic, #throwback. Mula sa mga Instagram story filters hanggang sa tema ng Christmas parties, hindi makakaila na patok na patok pa rin talaga sa mga Pinoy ang makaluma o vintage aesthetics. Kaya naman trending online ang experience ng netizen na ito sa isang vintage photoshoot sa Baguio City. Tampok ang camera na isang siglo na ang tanda. Sabay-sabay nating silipin ang makalumang paraan ng pagkuha ng mga litrato rito sa trending report ni Arnold Herrera. Time travel sa halagang 500 piso. Deal or no deal? Kung ikaw ay fan ng vintage aesthetics tulad na lang ng 29 anyos na babae na si Shireen, siguradong hindi mo palalampasin ang pagkakataong mabisita ang nakaraan kahit sa isang pitik lang. Sa kanyang upload, masayang ibinahagi ni Shireen ang kanyang mala-time travel experience sa isang cafe sa Baguio. Ang kanyang pakay, hindi para mamasyal o umorder ng kape, kundi para sadyain ng isang photographer na gumagamit daw ng kamera na siglo na ang tanda na kung tawagin ay Afghan Box. Ang Afghan Box ay handmade camera at darkroom in one na gawa sa kahoy at isa sa mga pinakalumang camera sa bansang Afghanistan na sumikat noong 1950s. Bagamat may kamahalan, naniniwala ang uploader na masusulit mo ang 500 piso mo dahil sa antigong gamit, husay ng photographer at ang overall unique experience na hatid nito. Paliwanag niya, ang makapag-uwi na isang timeless piece ay bagay na may kwenta at kakwento-kwento rin. Magandang pagkakataon din daw ang kanyang pagbisita sa Baguio para i-appreciate ang mga tradisyonal na pamamaraan at kung gaano nakalayo ang narating ng mga tao sa mundo ng photography. Kaya ano pang hinihintay mo? Ilabas na ang iyong Filipiniana at mamasyal na sa Baguio kasama ang tropa at pamilya. At para sa kwentong record-breaking, certified Swiftie. Isang 20 anyos na lalaki mula Pakistan ang pinatunayang die-hard fan siya ng award-winning singer-songwriter na si Taylor Swift. Binasag lang naman ito ang Guinness World Record para sa most Taylor Swift songs identified from their lyrics in 1 minute. Sa loob ng 1 minuto, higit 30 kanta ng pop superstar ang kanyang pinangalan habang naka-blindfold pa. Kilalanin ang record-breaking Swiftie sa trending report ni Angelica Cosme. Pinatunayan ng isang 20 anyos na lalaki mula Pakistan na deserve niyang matawag bilang Certified Swiftie. Nang kasungkit lang naman kasi ito ng Guinness World Record matapos pangalanan ang 34 na kanta ng award-winning singer-songwriter na si Taylor Swift sa loob ng 1 minuto. This time, I'm popular. Thank you, Xander. You are talking. You have come up. All I knew this morning. Everything has changed. You was like, ready for it. I remember DS. You saved it in sound. You were on the phone. You down with me. I promise that you will never. With me. He said, let's. By the streams. You are somebody that. You need to calm down. Siya si Bilal Ilyas Jandir na matagumpay na naibigay ang mga title ng hit songs ng pop superstar habang binabanggit lamang ng 1 tauhan mula Guinness ang simulang bahagi ng lyrics. Take note, binabasa lang ang mga linya sa kanta at walang kahit anong tugtog. Binasag ng 20-year-old Pakistani ang record ni Dan Simpson mula UK na most Taylor Swift songs identified from their lyrics in 1 minute noong 2019. Ang
bilang ng kantang naibigay ni Simpson ay 27 lamang, dahilan para maagaw sa kanya ni Bilal ang titulo. Ang self-confessed diehard fan ni Tay-Tay na makikitang naka-blindfold pa ng kumasa sa hamon, bata pa lang daw ay nakikinig na sa mga awitin ng superstar. At para daw sa kanya, ito ang best way upang maipakita ang kanyang extraordinary love kay Taylor na isa ring multiple Guinness World Records title holder. Ang kanyang paghahanda, umabot daw ng 13 weeks para masigurong makakakuha siya ng mataas na score. Nang matanong naman ito kung ano ang kanyang minahal sa mga awit, ito daw ay ang authenticity ni Taylor bilang songwriter. Gayun din ang kakayahan nitong makakonect sa kanyang listeners on a personal level sa pamamagitan ng mga kantang inilalabas nito. Si Bilal inilarawan bilang absolute masterpiece ang folklore album ni Taylor na kanya raw favorite. Hindi ito ang unang beses na nakatanggap ng pagkilalang binata mula sa Guinness World Records dahil noong 2021, nasungkit nito ang titulo for most animals identified from animal sounds in 1 minute. Habang last year, isa ring world record ang binasag nito ng pangalanan ang 29 na kanta ng Canadian superstar na si Justin Bieber sa loob din ng 1 minuto. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng isang photoshoot gamit ang isang vintage na camera. O diba? Parang gumuuso po talaga ngayon ang throwback o di naman kaya ay mga vintage aesthetics. Napakaganda naman po kasi talagang balikan na ang nakaraan lalo na pag masaya at marami tayong natututunan. Pero syempre, alam naman po natin na mas malayo pa ang ating babalikan kung titingnan po natin o talaga namang hihimayin po natin ang ibig sabihin ng vintage, di po ba? Baka nga po tayong lahat at syempre mga lolo at lola natin hindi pa'y pinapanganak nun. Pero ito naman po talaga ang mahalaga at syempre nakakatuwa ang mga kabataan ngayon, ng mga netizen sa panahon na to, na appreciate po nila itong aesthetics na ito. At syempre dahil dito ay nagiging uso na naman po ang ganitong klase ng mga content sa social media, which is very historical at syempre very educational. Napakaganda po, lalo na po sa ating mga kabataan ngayon, na hindi na po nila alam siguro kung anong itsura ng vintage camera o diba, dahil puro smartphone na lang ang hawak. Kaya naman po, maganda rin na mag-throwback po tayo, kilalanin at syempre balikan po natin ang ating nakaraan, ang ating kasaysayan. Para sabi nga ng ating pambansang hero, ayan po, at pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Medyo cliche pero totoo po ito. Kaya naman po sa ating mga netizens dyan, maganda po na pagkakataon na gamitin po ang internet at social media para naman po balikan din natin ang ating kasaysayan. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O di naman kaya'y itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Bago po tayo tuluyang magpaalam, nabalitaan kong something big is coming at may nilulutong bago ang Manila Broadcasting Company. Kung ano ba yung kapanapanabik na mangyayari, abangan po natin sa mga susunod na araw. Siyempre, kasama pa rin ang DZRH, DZRH TV, gayon din ang iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC, gaya ng Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Action Radio at Radio Natin Nationwide. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagva-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and the Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Ouyong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.